1,000 pisong taas presyo sa produktong petrolyo posibleng ipatupad ngayong Linggo. Pilipinas, bahagi umano ng VIP Club o mga bansa sa Asia na may magandang ekonomiya ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilang flights sa NAIA na antala matapos ang pagbubumpuni sa air traffic system ng CAAP. Converge, Fiber, Exers at Meralco Bolts nakuha ang mga unang panalo sa opening day ng PBA Governor's Cup. At senti singer-songwriter na si Mark Carpio makikijam sa atin live. Nagbalik ang masaya at maingay na pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo. Kinilala rin dito ang naging kontribusyon ng Filipino-Chinese community sa pag-unlad ng Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Josh Camo. Makalipas ang 2 taon, nagbalik sa pag-indak at paghatid ng swerte ang mga dragon at lion dancers sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong taon. Kasabay nila, mas maingay at mas makulay ang naging selebrasyon lalo na sa pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. 4, 3, 2. At pagsapit ng hating gabi, nagliwanag ang kalangitan sa makulay na fireworks display tanaw mula sa kahabaan ng Jones Bridge. Masaya po kasi 2 years kang nasa loob lang ng bahay tapos ngayon nagdidiwang lahat, nagsasama-sama lahat. Taon-taon po talaga kami pupunta ng Chinatown po. Ang mga foreigner namang ito, sinulit ang bakasyon sa bansa at nakijoin sa mga nanood ng fireworks display. Si Giuliano, na first time sa bansa, hinatak pa ng mga kaibigan na manood. My friends, they told me that there was gonna be this event, so we came at 5 in the afternoon. It was amazing. I really like it. For me, it was kind of surprising. I wasn't expecting that, but it was nice. Sa isang mensahe, kinilala ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan ang naging kontribusyon ng Filipino-Chinese community sa pagtaguyod ng lungsod. In this momentous event, we reflect the diversity and strength of the Filipino-Chinese community and its contribution to the very fabric of this magnificent city. This is a time to remind ourselves that Manila is a city of immigrants, both from the provinces and from other parts of the globe, who have contributed not only rich cultures and traditions, but also perseverance and shared hopes in helping build Manila for generations. Binalikan naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, ang naging ugnayan ng Pilipinas at China sa nakalipas na taon. By providing 400,000 doses of Sinovac vaccines to the city of Manila, we help to save lives. Our friendship has deepened when our actions define our true partnership. Those were 3 years when China-Philippines relations have built on the past and laid solid foundations for the future. Positibo naman si Shilian na magiging maganda pa ang ugnayan ng China sa bansa. We expect our collaboration to flourish in the fields of trade, infrastructure, agriculture, energy, and disaster relief that our two people benefit. In the coming year, let us take action to implement the consensus reached by our two presidents and work together to unfold the new golden age of China-Philippine relations. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Sa trahedya, nauwi ang pagdiriwang ng Chinese New Year sa Los Angeles sa Amerika. Sa gitna kasi ng selebrasyon, isang lalaki ang walang habas na namaril. Nasa loob ng isang dance studio ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. 10 ang patay, habang 10 iba pa ang sugatan. Mabilis naman tumakas ang gunman.
Matapos naman ang mahigit 12 oras na manhunt, na-corner ng mga pulis sa parking lot ang isang individual na sangkot umano sa mass shooting. Binanggapan ng mga pulis ang van ng person of interest para hindi ito makatakas. Pero nang lumapit na mga pulis ay nagbaril sa sarili ang lalaki na sakay ng van. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa trahedya na patay ang 12 anyos na lalaki nang hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Mula sa malayo pa lang ay kita na ang makapal na usok mula sa sunog na sumiklab sa barangay 35 at 36 sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Makalipas ang ilang minuto lang ay makikita na ring lumaki pa ang apoy at nilalamo na ang mga bahay. Pahirapan sa pag-apula ng sunog dahil halos walang makita ang mga bumbero. Sa kasagsagan ng sunog ay nasawi si Carlo Cruz, 12 anyos at may Down syndrome. Sinubukan pa raw siyang sagipin ang kanyang amang si Baltazar, pero ayaw nitong lumabas mula sa nasusunog na bahay. Dumating ako ron, nandun pa rin yung anak ko. Inihila ko na talaga siya, ayaw, hawak niya palang rin yung cellphone niya, ayaw niya umalis. Madadamay po ako. Baka o pati ako, maano na, di lumabas na po ako, napaluha na lang ako na paano yan ako, diyan ka na. Bukod sa makapal na usok, naging hamon din sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig. Kaya naman ang ilang residente, nagpasapasahanan ng mga timba para matulungan ang mga bumbero. This area po kasi ay wala po tayong available na hydrant, water hydrant o fire hydrant po. That's why maasa lang po tayo sa mga fire truck na dumarating. Malaking ding tulong po yung ginawa ng mga taga rito. Nagtimba-timba po sila. Tumagal ng halos 3 oras bago naapula ang apoy. 7 pamilya pa ang nawala ng tirahan. Aabot naman sa 350,000 pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog. Pero ayon sa ilang residente, posibleng mula raw ito sa mga pumutok na jumper na linya ng kuryente. Kasagsaga naman ang pagdiriwang ng Chinese New Year ng magkasunog sa kondominium na ito sa Binondo. Nagsimula ang apoy sa 14th na palapag ng gusali. Ayon sa isang tenant, hindi gumana ang smoke detector at water sprinkler ng kondominium. Pero maswerteng agad namang nakalabas sa kalsada ang mga residente. Ang ilan, dala pa ang kanilang mga alagang hayop. Ang pusangang ito, binigyan pa ng oxygen mask dahil nahihirapang huminga. Wala namang napaulat na nasaktan sa mga residente. Naapula rin ang apoy makalipas ang 1 oras. Iniimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Avancenia, News 5. Nagpamalas ng bilis at koordinasyon ang 15 Dragon Boat Team sa karera sa bahagi ng Pasig River sa Binondo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi magkamayaw sa kakatsira ang ilang nanood ng Dragon Boat Race sa Binondo, Maynila kahapon. Higit 500 paddler mula sa 16 na team ang naglaban-laban. Pambihirang koordinasyon at bilis sa pagsagwa ng ipinakita ng bawat team. 200 metro ang sinagwa ng bawat kupunan mula sa Jones Bridge hanggang sa Binondo Intramuros Bridge. Napahinto rin ang ilang dumadaan para manood ng karera. Ayon sa mga organizer, bukod sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year, layo ng event na isulong ang pangangalaga sa Pasig River. Para naman kay Dr. Tina Cruz na halos 20 dekada ng boat paddler, pagkakataon din ito para maipakita na kayang-kaya ng mga babaeng makipagsabayan sa ganitong sport. Isa ring breast cancer survivor si Cruz. I thought I will lose my physical self with my diagnosis. And then nga, nung nagsali ako sa Manila Dragons, na-realize ko na not only I rediscovered my physical self, parang nawala na yung stigma of cancer in my life. Sa huli, nanaig ang Philippine Alliance of Masters sa mga nagkarerang kupunan. Naiuwi nila ang grand prize na 50,000 piso. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.
Susunod, PBBM, ipinagmalaki na kasama umano ang Pilipinas sa itinuturing na VIP club sa Southeast Asia pagdating sa ekonomiya. At inspeksyon ng COMELEC sa voter registration sa Tawi-Tawi, sinabayan ng brownout. Yan at iba pang balita at informasyon sa pagbabalik ng frontline sa umaga. Abiso po sa mga kapatid nating motorista, may nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, posibleng madagdagan na mahigit 3 piso ang kada litro ng gasolina. 2 piso at 50 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Bunsod ito ng nakikitang pagtaas ng demand dahil sa unti-unting pagbawi ng ekonomiya ng China ngayong taon. Patay ang isang lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Quezon City. Posible raw na sangkot sa pagnanakaw ng motor ang napatay na lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si Josh Camo. Nakabulagta sa sidewalk, duguan at wala ng buhay. Ganyan namin nadatnan ang di pa nakikilalang lalaking yan sa isang sidewalk sa barangay Doña Imelda, Quezon City. May 3 tama ng bala rin siya sa katawan. Nakainkwentro pala ng nasabing lalaki ang mga pulis. Kwento ng mga pulis, nagpapatrolya sila sa lugar nang makita ang lalaki na kahina-hinala raw ang kilos. Sinita raw nila ito at doon na ito bumunot ng baril. Nakita sa kanyang tagiliran na meron siyang baril habang pasakay siya sa kanyang motor. At nung nakita itong ating mga operatiba na palapit sa kanya, ay kagad-agad siyang bumunot at pinaputokan ito ating mga pulis. Buti na lang po at hindi na tinaman ating mga pulis at kagad po silang nakapag-retaliate at tinaman po ito ating suspect. Dead on the spot ang lalaki. Sa initial na investigasyon, lumalabas na sangkot sa pagnanakaw ang napatay na lalaki. Ang ating pong suspect ay sangkot sa pagnanakaw po ng mga motor. Hindi lang po dito sa Quezon City, meron din po sa Manila area. Sila po yung mga nagnanakaw ng mga motor. Nakuha mula sa lalaki ang isang motorsiklo na hinihinalang nakaw at isang baril. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Umisita mga opisyal ng COMELEC sa Sulu para paigtingin ang voter registration, lalo't mababa ang bilang ng mga nagpaparehistrong botante sa probinsyang ito. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa pagpapatuloy ng Voters Education Campaign ng Commission on Elections, bumisita si COMELEC Chairman George Garcia sa Patikol, Sulu. Pinangunahan ni Garcia ang pagpupulong ng mga election officer at iba pang commissioner para alamin ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Kabilang sa mga isyu na kailangan tugunan ang madalas na brownout sa Sulu, lalo na kapag eleksyon. Mismong si Garcia, naranasan ang pagkawala ng supply ng kuryente sa pagbisita niya rito. Sa kabila ng mataas na bilang ng botante sa Sulu nitong 2022 elections, matumal ngayon ang bilang ng mga nagpaparehistro sa probinsya. Nakatanggap lang daw ng 5,000 aplikasyon para sa voter registration ang probinsya, wala sa 19 na bayan. Kaya target nila, umabot ng 10,000 ang magpaparehistrong botante bago matapos ang voter registration sa January 31. We are targeting kasi yung mga kabataan kasi alam natin yung SK sabay sa barangay election. And then yung mga vulnerable sector, binigyan naman, actually 1 week kami nagtandak ng satellite registration para sa mga vulnerable sectors. Pero gaya pa rin ang ina-expect namin, mababa pa rin ang resulta. Nanindigan din ang COMELEC na hindi nila papalawigin ang voter registration period. Sa ngayon, mahigit 1,000,000 ang bilang na nagparehiso sa buong Pilipinas para sa barangay at SK elections. Alam niyo po hindi pa natin pinag-uusapan yung extension sapagkat una, alam niyo naman ang mga Pilipino, kapag may paniniwala sila na ma-extend yan, hindi magpaparehistro na naman. So far sa kasalukuyan, kung nakaka 1.1 million na ang nagpaparehistro, kasama na ang registration anywhere, mukhang bago mag-31, 9 na araw mula ngayon, mukhang mararating na natin yung ating projection na 1.5 million na botante.
Kung sakaling umabot ng 1.5 million ang magpaparehistro, kukulangin naman daw ang pondo ng COMELEC dahil kailangan ng dagdag presinto, electoral board members at election paraphernalia na gagamitin sa botohan. Kasama rin sa tinitignan ng COMELEC ang paghahanda sa seguridad ng eleksyon sa Sulu. Kakambal na ng trabaho ng election officers ang panganib tuwing may barangay at sanggunian kabataan elections. Kaya naman dito sa Sulu, mas mahigpit daw ang pagbabantay, lalo't mainit ang labanan ng mga politiko. Isang batalyon ng sundalo at kapulisan daw ang kanilang ide-deploy sa mga presinto sa mismong araw ng halalan. Sa ngayon, tahimik at mapayapa ang Sulu at umaasa ang COMELEC na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa eleksyon. Sa katunayan, wala na ang Sulu sa listahan ng election hotspots o mga lugar na may kaguluhan kaugnay sa eleksyon. Itong 2022, 89% ng mga kababayan natin taga Sulu ang bumoto. Isa lang ang ibig sabihin, may kumpiyansa sila na sila ay makakaboto ng tahimik, at the same time walang anuman na threat o pagpe-pressure sa kanila. Pero ito, dalawang eleksyon na medyo tahimik ang Sulu. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Nagsampa ng reklamo ang Philippine Coast Guard laban kay dating Interior Undersecretary Martin Dino at anim na iba pa dahil sa illegal na paggamit ng pangalan ng PCG sa isang bogus na Coast Guard Auxiliary Group. Inireklamo ng estafa at usurpation of authority si Dino at iba pa dahil sa pangungulekta ng 15,000 piso sa 400 residente ng Morong Bataan para sumali sa 101st Barangay PCGA Incorporated. Pinakiusapan daw ang mga ito na umalis sa kani-kanilang trabaho para maging security personnel at pinangakuan ng 30,000 pisong allowance. Ayon sa PCG, hindi otorisado ang grupong ito na gamitin ang pangalan ng Coast Guard. Isang volunteer civilian support ng PCG, ang Philippine Coast Guard Auxiliary, at otorisado ang mga miyembro nito na gumamit ng uniforme ng militar. Kasalukuyang miyembro nito si Dino na may ranggong Commodore. Inihiling na rin ng PCG sa Securities and Exchange Commission ang pag-aalis ng rehistro ng 101st PCG Auxiliary Incorporated. Susunod, kaso ng pananaksak ng isang estudyante sa loob ng paaralan sa Quezon City, ikinababahala ng Department of Education. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Bahala ng Department of Education ang pagkamatay ng isang estudyante dahil sa pananaksak ng kaklase sa Culiat High School sa Quezon City. Ayon sa DepEd National Capital Region, labis ang kanilang pagkabahala na may ganitong kabayolenteng insidente na nangyari sa loob mismo ng paaralan na nagsisilbing safe space sana ng mga mag-aaral. Magkakaroon daw ng stress debriefing session para sa mga estudyante at guro na nakasaksi sa pangyayari. Dahil dito, hinihikayat ng DepEd ang mga guro, estudyante, magulang at ibang stakeholders na ituro ang pagiging responsableng mamamayan sa mga mag-aaral. Nitong Biyernes, sinaksak ng 15 anyos na estudyante ang 13 anyos na kaklase nito sa puso sa hallway ng Culiat High School dahil daw sa selos. Dahil sa insidente, inatasan ng School's Division's Office na silipin muli ang security protocol sa mga paaralan para siguruhing hindi na ulit ito mangyayari. Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na bumaba bilang Agriculture Secretary at dapat daw ay eksperto ang papalit sakaling magbitiw siya. Sa media briefing sa Davos, Switzerland, sinabi ni PBBM na nais niya munang solusyonan ang mga issue sa agrikultura bago umalis bilang kalihim. May bucket list din aniya siya na mga gusto niyang makamit para sa sektor. Sa ngayon, giit ni PBBM, wala siyang balak magtalaga ng retired military officer dahil expert sa agrikultura ang hanap niya. Agriculture is a very complicated subject. They have to understand the science and they also have to understand the system. So I don't really think that it is the right place for a military man.
to go because unless they're involved in agriculture. Sa ibang balita, mahigit 300 imahe ng Santo Niño ang itinampok sa muling pagdiriwang ng Fiesta del Santo Niño sa Pasay. Ang mga imahe na binihisan ng iba't ibang mga damit ng mga deboto. Nasa front line ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Iba't ibang porma, iba't ibang laki, na dinamitan pa ng makukulay na damit. Yan ang mga itinampok ng mga imahe ng Santo Niño sa Fiesta del Santo Niño sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Mas bongga at mas pinalaki ang exhibit sa Astrodome, lalo na't 2 taon ding natigil ang pista dahil sa pandemya. Ang ilang deboto, labis namang natuwa sa pagbabalik ng exhibit. Tulad nitong si Tatay Rodrigo, na matagal na ring namamanata sa pista. Napaluha na lang siya, matapos mangulila ng 2 taon sa exhibit. Ang hiling na lang niya, humaba pa ang kanyang buhay. Umabot ako ng 80, okay na. Ngayong taon, umabot sa 350 imahen ang tampok sa exhibit. Bukod sa mga sikat na Santo Niño replica gaya ng sa Cebu, Tondo, at sa Iloilo, ang ibang Santo Niño may kinalaman pa sa trabaho o negosyo ng mga may-ari. May Santo Niño na bihis seaman, fish vendor, mananahi. May Santo Niño pa na pormang engineer. At may Santo Niño pang kutsero. Meron ding mga Santo Niño na naka-Filipiniana. At pare-pareha sa mga kulay ng damit, gaya na lang ng koleksyon ng mag-asawang Alvin at May, na lagpas 40 taon na sa kanilang pangangalaga. We bought it in Cebu, mag-boyfriend pa lang kami. So we're talking here of 40 years ago. Yan, binili namin sa Cebu. Yan, regalo namin sa mami ko. And then this one, I gave it to my sister, niregalo din namin. They've been with us for many, many years na rin. Pero bakit nga ba malaki ang debosyon ng mga Pinoy kay Santo Niño? Ang Santo Niño po ay nagpapakilala na bata, nung pa lang po nga isinilang ang Panginoon, siya po ay Panginoon na hanggang sa siya lumaki. At sinabi po na ang batang ito maghahari sa daigdig. So ito na po siya ay pinapakita na siya ay, nung lumaki na siya, ay pinakita na siya ay isang hari. Siya ang hari ng daigdig, siya ang manunubos. Hanggang January 28 tatagal ang exhibit. May misa din gabi-gabi. Sa January 29 naman, alas 3 ng hapon, magkakaroon ng grand procession ng mga imahe ng Santo Niño mula sa Pasay City Hall papunta sa Aliu Theater sa CCP Complex Grounds. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, NAIA pansamantalang nagtigil operasyon ulit kahapon para sa pagkukumpuni ng air traffic management system ng CAAP. At Meralco Boss at Converge Fiber Xers wagi sa kani-kanilang laro sa pagbubukas ng PBA Governor's Cup. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Binulabog ng bomb threat ang New Era Elementary School sa Barangay Culiat sa Quezon City. Nagmadaling lumabas ng paaralan ng mga estudyante habang nag-iikot ang mga pulis sa loob. Mismong ang principal ng paaralan ang dumulog sa mga pulis tungkol sa bomb threat. Natanggap daw ang banta sa chat mula sa isang nagngangalang Ramon Del Mundo. At ayon sa mensahe, isang bomba ang itinanim umano sa loob ng paaralan at sasabog ito kapag natapakan. Isang estudyante rin ng New Era ang nakatanggap ng kaparehong text. Dahil dito ay dali-daling nagtungo ang mga pulis sa paaralan at sinuyod ang lugar. Pero base sa initial investigation ay walang nakitang bomba sa loob ng New Era. Ilang flights na naman ang naantala sa Ninoy Aquino International Airport para sa maintenance activity ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kinailangan daw kasing palitan ang cooling fan ng pangalawang Uninterruptible Power Supply o UPS ng Air Traffic Management Center.
Ito ang nagsusupply ng kuryente para sa communications, navigation at surveillance ng ATMC. Dahil dito, 9 na flight ang hindi nakabiyahe at 38 flight ang naghintay pa ng clearance para maka-take off sa NAIA. Tumagal ang naturang maintenance ng higit isang oras mula 4:20 hanggang 5:23 ng umaga. Ayon sa CAAP, bumalik sa normal ang operasyon ng airline bandang 6:09 ng umaga. Humingi naman ng paumanhin ng CAAP sa mga naagrabyadong pasahero. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi planado ang pagtanggal kay Professor Clarita Carlos bilang National Security Advisor. Ayon sa Pangulo, posibleng hindi lang sanay si Carlos sa pagtatrabaho sa pamahalaan. Iginiit din ni PBBM na hindi dahil maraming kritisismo ang isang opisyal, aalisin na niya ito sa pwesto. Pinalitan si Carlos ni dating Interior Secretary at ngayon ay National Security Advisor Eduardo Anyo. Well, she felt that there were people who were moving against her in government. Ako, I didn't. I kept telling her, I don't really think so. Because I do not. And I guess she just found it too much. She didn't enjoy her time in government. Her natural habitat is the academe. Sinagot na rin ni PBBM ang kritisismo mula kay dating National Security Advisor Norberto Gonzalez at dating Senator Kit Tatad na panandalian lang daw ang epekto ng bagong appointment sa defense sector. Kumpiyansa raw ang Pangulo na mapipigilan ito ang pagbaba ng moral sa naturang sektor. We have dealt with the problem permanently. Yeah. This is not what we did. And what I refer to as rationalizing the seniority within the officer corps, what we did was the solution to the problem that was the disgruntlement that was going on in the ranks. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na kasali na umano ang Pilipinas sa VIP club ng mahuhusay na ekonomiya sa Southeast Asia. Dumepensa rin ang Pangulo sa mga batikos sa dami ng kanyang delegasyon sa World Economic Forum sa Switzerland. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kasabay ng pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang delegasyon sa Davos, Switzerland para sa World Economic Forum, sinabi ng makabayan Black na balak nilang maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan kung bakit nasa 70 tao ang isinama sa trip. Sobra-sobra raw kasi ito pati na ang gastusin ng gobyerno para sa biyahe. Pero nitong weekend, sinagot yan ni PBBM, depensa ng Pangulo, kalahati ng mga kasama sa Switzerland trip mula sa pribadong sektor. Sariling pera rin daw nila ang ginastos sa biyahe. Tanging 11 miyembro lang ng official delegation, kabilang ang Pangulo, Cabinet Secretaries, House Speaker, pati na ang support staff. Ang ginastusan ng pamahalaan. Nakita naman yung aeroplano, wala naman halos yun, di ba? Because we didn't fill it up, we don't have that many people who that the government is paying for. We try to be complete. When is the next chance we will get to speak to CEOs of top Fortune 100 companies in the period of 2 days? So, whoever we get to talk to, kailangan nandun yung secretary na pwede niyang sagutin, pwede niyang kausapin. Hindi na natanong kung ano ang naging papel ng ibang kasama. Katulad ng aktres na si Don Zulueta na asawa ni Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Pero, komento ni PBBM, in regards of the plane, kahit naman ilan ang isakay mo yan, pareho lang ibabayad mo. So it doesn't make any difference kung how many people came on. Sa kabila ng issue, ipinagmalaki ni PBBM ang sinabi ng economic leaders sa WEF na parte na ang Pilipinas ng VIP club sa pinakamahusay na ekonomiya sa Southeast Asia. Sa ipinost na Facebook video nitong weekend, sinabi ng Pangulo na maganda ang kinahinatnan ng biyahe. Lalo't maraming bansa ang nakausap ng Pilipinas sa ilang araw na pagtitipon. Mabuti naman at nakapunta tayo rito dahil sa pagpunta natin ay nasama tayo sa tinatawag nilang VIP Club. Ano yung VIP Club? Yung VIP Club ay Vietnam, Indonesia, ang Philippines. Yun daw ang pinakamagandang ekonomiya sa Asia. Itong Sabado naman, pasado alas 4 ng hapon nang makauwi sa bansa ang Pangulo matapos ang 6 na araw sa Switzerland. Kasabay na bumaba ng eroplano ni PBBM ang kanyang asawa at First Lady Liza Araneta Marcos.
Gaya ng mga naunang pag-uwi ng Pangulo, sinalubong siya ni Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng gabinete. Sa kanyang arrival speech, sinabi ni PBBM na nagagalak siya sa tagumpay na anyay crucial participation ng Pilipinas sa forum. Our WEF engagement has enabled the many leaders and experts in government, in business, civil organization, and in the academe that were in attendance to receive the good news that the Philippines is leading economic recovery performance not only in the Asia-Pacific but also in the world. Ibinida rin daw ni PBBM sa WEF ang ilan sa programa ng kanyang administrasyon, kabilang na ang Development Plan, 8-Point Economic Agenda at Economic Reforms, gaya ng kanyang sinasabi bago ang kanyang pagbiyahe. Kinonsulta na raw ng Pangulo ang iba pang leader ukol sa panukalang Maharlika Investment Funds ng Pilipinas. Nauna nang inihayag ni PBBM na patuloy ang pag-aaral sa gagawing reforma sa Wealth Fund. And that discussion about the Sovereign Wealth Fund, the Maharlika Fund, was an interactive one wherein not only did we present our ideas on what the fund should look like, but we asked them, what do you think would be most advantageous for the Philippines so as to allow the potential investments that you are thinking about bringing to the Philippines and how the fund would be best designed to service that investment. Bukod dyan, nakipagpulong ang Pangulo sa iba't ibang world leaders, pati na sa business groups sa Davos, para sa mga posibleng investment ventures para sa Pilipinas. Naiwan naman sa Switzerland si Finance Secretary Benjamin Jokno at Socio-Economic Secretary Aracy Balisacan para sa iba pang engagement. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Hindi 14 na nagapakyut ko sa iya pero wala ko niya ginapansin. Kay that time ang good, naghimo kog covenant kay Lord for 7 years na dili gid ko mag-entertain. That's why wala na ko siya gipansin. Not until we were both ready and became more mature as we view our relationship. We both know that God has a purpose for our relationship because we can do things for the ministry together. Love, mag-MX3T sa ta. Sige, love. Cholesterol-free ni. Kahumot sa pandan. Very relaxing. As we plan for our wedding, daghan mig dapat atimanon sabay sa ministry work. Confident ko na kayano na mo. Because of our proper diet, exercise, and MX3 Plus, nga na ay L-carnitine and CoQ10. Nagsaligid ni ani. Believe with me sa MX3! Ready? It took us 9 years to journey with God and wait for His perfect timing. But it's worth the wait because He is the best storyteller of all. MX3 help us to keep the love burning. As we prepare to say, we do! Maitig isa ng panalo ang Meralco Bulls at Converge Fiber Xers sa pagbabalik ng PBA Governor's Cup. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Isang linggo matapos ang Commissioner's Cup, balik aksyon kaagad ang PBA kahapon para sa Governor's Cup. Matapos ang tablang first half sa unang laro, gumamit ng 15-4 run ng Meralco Bulls sa third quarter para lamangan ng 11 ang Rain or Shine Alaso Painters, 69-58. Mula sa puntong yan, nakabuntot na lang hanggang sa katapusan ng laro ang Rain or Shine, dahilan para makuha ng Bulls ang 105-87 win. 27 points at 23 rebounds ang ambag ni Meralco import KJ McDaniels, habang 17 points naman kay Chris Banquero. Naglaro na si McDaniels bilang substitute import para sa Bulls noong nakaraang Commissioner's Cup. It's a big confidence booster for us, me coming in the beginning. We just try to encourage each other. Bringing me back is a blessing. Even though we didn't finish the way we wanted to last conference, but we have a chance to restart, come back with the right focus. Para sa Painters, nanguna si Ray Nambatak na may 21 points.
Ito naman ang unang laro ni PBA star James Yap matapos manalong konsehal ng San Juan nitong 2022 elections. Umiscore ng 14 points off the bench si Big Game James sa laro. Masaya no, na talagang welcome nila ako sa pagbalik ko sa court. Sobrang excited ako, na kinakabahan. Yung nararamdaman ko kanina, yun yung nararamdaman ko noong 2004. Sa second game naman, hindi pinaporma ng Converge Fiber Xers ang Northport Batang Pier. Matapos ang dikitang first quarter, umiscore ng 40 puntos ang Converge laban sa 21 ng Northport. Dahil dito, nakalamang sila ng 20 sa halftime, 66-46. Hindi na nakabawi pa ang Northport at napalobo pa ng Converge sa 37 points ang lamang sa fourth quarter. Ang final score, 122-92, pabor sa Fiber Xers. Pitong player ng Converge ang umiscore ng double figures sa pangunguna ng 29 na puntos ni Maverick Ahanmisi. Nanguna naman sa Batang Pier si import Marcus Weathers, 37 points, 12 rebounds at 3 steals. Pero sila lang ni Arvin Tolentino na gumawa ng 12 points, ang lagpas sa 10 puntos ang naitala. I think we had a good conference, last conference, so we need to build on that. We're still a new team, but I think we play hard and, you know, our chemistry will show. Tuloy ang PBA Governor's Cup sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Unang magbabakbaka ng Blackwater Bossing at NLEX Road Warriors ng 3 p.m. bago ang TNT Tropang Giga at Phoenix Super LPG Fuel Masters ng 5:45 p.m. Abangan din yan live dito sa TV5 at sa One Sports. Opisyal naman ang inanunsyo ng PBA ang pagbabalik ng All-Star Weekend matapos makansela nitong nakaraang mga taon dahil sa pandemya. Gaganapin nito sa Pasig City sa Iloilo sa March 9 hanggang 12. Sa halip na nakagawi ang North at South All-Stars, papipiliin ng PBA ang fans ng 24 na player na lalaro sa All-Star Game. Magsisimula ang botohan sa January 25 at matatapos sa February 15 via online o sa mga venue ng laro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, OPM singer-songwriter na si Mark Carpio makikihugot at jam sa atin live. Tuloy-tuloy lang ang paghati namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tanhana iyong pansinin. Hugot after hugot. Ako na lang sana ang iyong minahal. Ako na lang sana ang iyong ligaya. Hit after hit. Kaya naman walang duda, isa na siya sa pinakapaboritong Senti singer-songwriter ng henerasyon. At ngayong Monday morning, makaka-jamming natin siya. Live rito sa Frontline sa Umaga, Mark Carpio. Matapos makilala sa kanyang mga hit song, muli siyang huhugot at magpapasenti sa bago niyang awitin. Live dito sa Frontline sa Umaga, one of the most sought-after singer-songwriters ng henerasyon. Mark Carpio, good morning, Mark. Good morning. Good morning. Grabe naman ang henerasyon talaga. Henerasyon natin. Grabe yung kanta mo na hiling. Ramdam ko yung tagos sa puso. Saan mo hinuhugot? Saan mo pinagagalingan? Lyrics mo. Actually, ang kwento talaga nun, it's ano eh. I just happened to feel this emptiness and I thought that I was looking for a partner at that time. Pero it's actually God's love that's what's missing. Wow, ang ganda! So, it's a prayer actually yung song. Anong year mo sinulat yung healing? Siguro 2013 pa. 2013. Expect mo ba yung reception ng tao dun sa kanta? No, kasi wala pa akong label nang sinulat ko yun eh. And then, I was just expressing lang talaga yung nararamdaman ko at that time. And I've been trying to release that song for 3 years, pero I wasn't lucky enough to meet the right people and wala rin akong label at that time. But on the third year, I was lucky enough to have it released, and then the rest is history.
So, ibig sabihin, walang pumapansin nung una doon wala. Sa kanta ng ginawa mo? Wala. Nakisuyo pa ako sa isang radio station before. Pinaplay ko yun. Walang pumapansin. Pero ganoon talaga sa OPM industry. Actually, sabi nila, gawa ka lang ng gawa. Kasi hindi mo masasabi, 2, 3, 4 years from now, bigla mag-hit yung kanta mo. Kwentuhan mo kami ng konti tungkol sa journey mo bilang isang artist. Paano ka nagsimula dito sa industry? Kasi sabi mo, medyo late ka na nga na-discover. Yes, because when I was younger, I focused more on my studies and business. So I worked for our family business. And then at 28, tumakas lang ako sa office. Sabi ko, may meeting ako sa somewhere in BGC. Without them realizing, I just signed a contract with this label back then. Uh-uh. And then I just texted my dad. I'm officially an artist. Paano ka na-discovery ng label? Anong kwento mo sa amin? Paano nangyari yon? Actually, it's just referral. Simple lang. They've been hearing me sing and nakikita nila, nahilig ko talaga. And then may friend ako na may kilala sa certain network. And then that friend may kilala sa label. So sabi sa akin, why don't you try sitting down with the label and really push with the music? But at first, I was hesitant kasi I was really focused on the business and I was worried na mahati yung time. So that's why I signed patakas dun sa... Pero Jester, alam mo, ito, si Mark, hindi lang siya writer ng hiling, writer din siya for other artists. So sino ba yung mga musicians that you write for? When I was starting, I really offered to write for other artists as practice. So nakapagsulat ako kay Jeneline Mercado, and then kay Diana Meneses, tapos yung sa Music Hero sa GMA, yung Walang Papalit, I also wrote that. Tapos yun. Galing. At what age ka ba nagsimula na matutong magsulat ng kanta or sinimulang subukang magsulat ng kanta? And gaano katagal bago mo naisip na, teka lang, panahon ko na para ako naman siguro yung maging singer this time? Actually, I've been practicing music with my band since I was 12 years old. That's also the time when I discovered that I had a talent with writing songs. Pero yun, all I did before was just write songs. Kasi iba-ibang genre, may rock, may alternative, may pop, may acoustics, hanggang sa I fell into the genre of ballad. Tell us a little bit about your latest single entitled Sabik. Yeah, Sabik is actually tungkol sa emotion na nararamdaman natin towards a special someone. So this song is entirely about that. And ito rin yung song na... Kwento mo ba to? Oh, kwento ko rin yun, ito. Yun ang mahalaga. Siyempre, kwento natin yan. May pinaguhugutan sa personal life. Yes. Oh. Ito rin yung genre na pabalik na ako doon sa band na genre ko before. Kasi nagbalad nga ako. And then this is something to look back lang. Nakakatuwa dito, Jester, kay Mark. Bukod sa pagiging singer-songwriter, siya rin ay focus sa business at tulad nga nababanggit niya kanina, estate. Real estate. Yes. Tell us more about that. Actually, may appointment nga ako. Hindi, John. Kanina nagko-consult na kami sa kanya. Bukod doon, ano siya, may MBA siya. Nag-aral siya ng... Economics ang background dito and business. At saka, Yes, actually, yung family business, it's more of a housing. We're in a real estate developer. It's called Grand Monaco. Ano siya, mga townhouses. We build villages. So, paano minahati yung oras mo? Mas focus ka ba sa music mo o sa business? Siyempre, sa business. Ayun talaga. Nanonood si Daddy, siya si Mami. So, business tayo. Saka nakakatulong ba yung pag kinakantahan mo ba yung mga kausap mo to close deals? Ayun. Magandang easily breaks the ice. Pero syempre, it boils down to quality of work. Right. At the end of the day. Ano yung relevance ng binibenta mo sa kausap mo, di ba? Kahapon lang galing ako sa Wish Music Awards at meron din doon na binabanggit na Mark Anthony Carpio. Yes. Ikaw ba yun? Sana ako yun. Apparently, dalawa po pala yung Mark Anthony Carpio. Yung isa ay conductor ng chorale singers. Yes, sa UP. Tapos parehong-pareho po ang pangalan. Mark Anthony Carpio. Si Mark Anthony Carpio. Baka magkatrabaho kayo in the future. Sana. Magaling siya. Maladir ito. Magaling din naman. Pero pwede ba namin na marinig ang iyong pasample ngayong umaga? Yes. Which one do you want? Umpisa na muna natin hiling doon muna, sa hiling. Hiling. Bakit parang sa akin lamang may galit? Madayang tanhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling?
Woo-hoo! Na binanggit niya. Ganda. Na prayer 'yon. Mas na iba yung perception ko dun sa kantang after saying that. Pakinggan natin prayer. Ulit yung hiling ano. Yes. With that insight. Yung sabik, pwede ba namin marinig? Sige. Dahil hindi ko na kayang pigilan ba't mauwat ang pusong uhaw at sabik, lagi na lang umasa at nagpaparaya, ligayang pinagkakait. Idaraan nga lang ba ikaw sa dasal ng puso kong sabik? Ang galing. Sino bang mga idolo mo sa industriya? Kasama mo kahapon si Christian Bautista, isa ba yun sa mga yun? Alala ko kasi siya eh. Pwede. Oo, bukod-bukod sa kanya. Pero more of the 80s and 90s singers. Okay. Mga sa ballad talaga, pinaka-OG si ano. Ray Valera. Ray Valera. Ariel Rivera, Gary Valenciano. Pero pag ikaw, gumagawa ka ng kanta mo, gaano katagal yung proseso para sa'yo? Actually, depende. Pag nasa flow ka, fast as 5 minutes, may song kayo. 5 minutes? Itong sa beat na to, it took me 4 years to finish. 4 years? Oh, kasi I just couldn't find the right melodies, chorus. Pero yung verse niya, ang tagal na. Ang tanong, may kinasasabikan ka ba ngayon? O, yung kinasabikan mo 4 years ago, nakamit mo naman ba after 4 years? Kasi nung sinusulat ko to, hindi ako nasasabik eh. Ngayon, meron na. Nasasabik na nung huli, nga natapos. Ayun naman pala kailangan. Okay, ano pa ang abangan namin mula sa'yo, Mark Anthony Carpio? Actually, I'm doing songs now and I'm writing songs for other people. Not just for singers, but ngayon I'm doing something sa TikTok. I get the stories from the fans. Wow! Parang Wattpad. Oo. So ngayon, I just ask them to comment down your love story. Okay. And then I write the song from there. Ang galing. Ang galing. Okay, what is your handle on TikTok? Well, wait, what do you mean? Anong username mo? Markcarpio.music. There you go. Para sa mga may gustong gawa ng kanta, ang kanilang yes. Talambuhay, ito, follow niya lang po siya, Mark Carpio. Mukhang magagawa ng entry si Gretchen, mamaya. So, comment mo lang doon, gusto mo magawa ng gagamit ako ng troll account. Okay. Then you have to be brave enough to admit na story mo yun. Ayun! Dama nga naman. Courage! Oh, at dahil po dyan, yan po ang isang oras sa balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Gretchen Ho. At ako naman si Jess De Los Santos. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontline. Magandang araw mga kapatid at magandang umaga, Pilipinas.